8 ng ating Thermodynamics Lecture Series, Engineers, mag-ingay! Alright, okay. So this time, we will continue ang ating mga thermodynamics processes. So right now, we are on the second process, the isobaric process or the isopiezotic process. Okay, this time, we have the PV and T relations muna ano ng ating isobaric process. So pag sabi nating isobaric process, that is constant pressure. Okay? So kung constant pressure siya, ibig sabihin po ang gagamitin po nating gas law is constant pressure din, which is the Charles law. Ayan. Okay? So alam naman natin 'yan, ano, V1 over T1 equals V2 over T2. Then we have the PV and TS diagram, and as we can see, this time, nagbabago si volume, pero si pressure ay constant lang. And with that, no, makikita natin na horizontal line po yung mabubuong curve. And then sa ating TS diagram naman, we have the temperature tumataas, si entropy tumataas din. Okay? And then we have the non-flow work. Still, ito pa rin po yung formula natin, integral ng PdV. But this time, hindi na siya zero. Kasi po si volume ay nagbabago, pero constant si pressure. Yan. So, it can be written as V2 minus P1. Ano, pag nag-integrate tayo. Or it can be also P delta V, which is also equal sa, diba? We have PV is equal to MRT according to the ideal gas law. So, pwede din natin siyang sabihin, ano, P delta V is equal to M or delta T. Yan. Pwede din po itong ano, non-flow work. Same with P delta V. Okay? Then we have the steady flow work. Formula is negative integral ng VdP. Sir, bakit zero? Kasi sabi natin, constant pressure, so yung dP po natin is zero. There is no difference in pressure. So, alam naman natin, ano, yan na po yung ating ano, matik na sagot kapag tinatanong si steady flow work ni isobaric process. Next. Change in internal energy is still MCV delta T. Guys, kahit po, ano, kahit po constant pressure process, meron pa rin siya CV. Change in enthalpy is MCP delta T. Alright? Same pa rin. Then we have that heat transfer. Ito pa rin po yung formula ng heat transfer natin, delta U plus non-flow work. But this time, si non-flow work ay hindi na po zero kagaya nung kaninang nauna sa previous lecture natin. Alright, so we have non-flow work is P delta V. Okay, tama ba? Yes, sir. And this formula, for delta U, ano, delta U or change in internal energy plus P delta V is also equal to our enthalpy. Ano, change in enthalpy. Kasi meron tayong nabanggit na formula na ganito din doon sa ating previous lecture series. Ano, yan. So, ano mapapansin natin? Yung heat transferred sa ating isometric ay equal sa internal energy, which is MCV delta T. Yung heat transfer naman dito sa isobaric ay equal sa change in enthalpy, which is MCP delta T. So, meron po tayong reference, ano, di ba? May pattern. And then last, we have change in entropy. We have dQ over T. Or ito po yung formula pa rin. Pero this time, ano makapansin nyo? Sir, hindi na CV. Oo, kasi nga sabi natin, nakadepende po yan sa process. Since we have the constant pressure process, we use CP. And then, itong T2 over T1 can also be replaced by another variable. Diba? Sabi natin, V1 over T1 equals V2 over T2. So, V1 over T1 equals V2 over T2. And extract lang natin si T2. We have T2 over T1 equals V2 over V1. So, instead of T2 over T1, kung wala tayong given na temperatures, tapos given naman si volume, we can use V2 over V1. Ano? Ayan.
Okay, so game. So try na natin gamitin yung mga formula na yan sa ating mga problem. Let's do this. Okay, 23. Gas is enclosed in a cylinder with a weighted piston as stop boundary. The gas is heated and expands from a volume of 0.04 cubic meter to 0.10 cubic meter at a constant pressure of 200 kilopascals. Calculate the work done by the system. First things first, kailangan natin maghanap ng part dito na nagsasabi siya ay isobaric. Ano? Pag sinabing isobaric, constant pressure process. Alin ba dyan yung nakikita natin? Ayun! Nakita na natin. Sinabi nga eh, di ba? Constant pressure. Yeah, nakita natin constant pressure, matic, that is isobaric. And then next, ano yung hinahanap? Work done by the system. So we assume work done by the system is done flow work. No, so tatandaan, ano, kapag hindi sinabi, kung steady o non-flow, we assume it as non-flow work. Game. So alam naman natin ang formula ng non-flow work ay integral of PdV or diba, pwedeng ganun, PdV from P1 to V1 to V2. O kaya naman, pwede namang ano, PV2 minus V1. As simple as that. No, kasi pag integrate mo nga yan, yan yung mangyayari. No, PV limit ay V1 to V2. So, it will be this, ano, this formula. So, any, kahit alin dyan yung pwede natin gamitin. Ano, it's either formula 1 or formula 2. Doesn't matter. Lalabas pa rin yung sagot. So, gamitin na lang natin itong ano, P times V2 minus V1. Oo, since given naman yung dalawang volume at meron tayong pressure na 200 kilopascals, as easy as that. So, we have 200 kilopascals times V2 minus V1. We have 0.10 minus 0.04. Wala tayong problemahin sa unit kasi SI units naman yung binigay. So, calculator. Make sure na sinaulay na ng hiram. Yan. Okay. Kasi yung previous ano natin eh. Previous lecture natin may nanghiram ng calc. Hindi nagsauli. Ayan. So, ito na yan. So, times 0.10 minus 0.04 equals. So, yun. Sir. Tama ba? Ah. Sorry. Mali yung pitot ko. Yan. Equals 12 kilowatts. Ano? Kilo, anong kilowatts? Kilo, ano? Kilo, kilojoule. 12 kilojoule. So, or, anong sagot natin? Letter D. Ano? As simple as that. Okay, so, pag ginamit nyo to, ganun din. Lalabas din si 12 kilojoule. Alright. Let's proceed. Number 24. Ammonia weighing 22 kilograms is confined inside a cylinder equipped with a piston has initial pressure of 413 kilopascals at 38 degrees Celsius. If 2,900 kilojoule of heat is added to the ammonia until its pressure and temperature are 413 kilopascals and 100 degrees Celsius respectively, what is the amount of work done by the fluid in kilojoule? Again, ano po ang magsasabi na ito ay isobaric? Sir, nagbigay na naman ng pressure, oh. Diba? 413 kilopascals daw yung initial pressure. Tapos sabi dito, yung ating ano, sunod na pressure, yung final pressure ay 413 kilopascals. Uy! Anong mapapansin nyo dyan? Anong mapapansin nyo? Parehas. Ayan. Yan po yung magsasabi na siya ay isobaric process. Uy! Diba? Kailangan makita natin yun. And then, at tinatanong dito is the amount of work is still, ano, amount of work is non-flow work. Integral of PdV, or we have P, V2 minus V1, or P delta V. So, meron tayong pressure, walang, ano, wala tayong problema sa pressure, P, 413 kilopascals. And then, ano pa ba? Ano pa ba yung kailangan natin dito? Sir, wala namang volume na binigay. Diba?
Meron tayo dito temperature. Meron tayong mass. Pero wala namang volume, sir. So, paano natin 'yan masosolve? Ayan. So this time, ano, hindi natin gagamitin yung P delta V. Ano? Sabi natin, may isa pang formula si non-flow work, which is in terms of mass and temperature. Ano po yun, sir? That is M R delta T. Uy, yun pala, sir. Ano? Meron tayong 22 kilograms, meron tayong temperature change, and R. Si R na lang po yung ating kailangan hanapin. Okay. So, paano po natin makukuha si R? R is what? The gas constant itself, no? So, binigay sa atin is the ammonia. So, dapat, alam natin kung ano bang meron kay ammonia. Si ammonia is, kailangan alam natin yung kanyang compound. Ano? Alam natin yung kanyang chemical formula, no? So, pag sinabi natin ammonia, hanapin natin yung ammonia. Where are you, ammonia? 24. So, pag sinabi natin ammonia, that is NH3. Yun pala yung isang information na hindi directly binigay sa atin. Ano? Yung ating ammonia, which is NH3. So, ay sa ating kodigo, NH3 yung ammonia. Yan. So, and with that, ito yung information na pagkukuha na natin ng ating molecular mass. Which is, alam naman natin, yung ating R is equal to R bar all over the molecular mass. So, sige nga, try natin. Ano? We have M, 22 kilograms. We have R is equal to R bar all over molecular mass, which is 8.314 joule per mole Kelvin all over the molecular mass. So, nitrogen, alam natin nitrogen is ano? Pang ilan? Hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon. Nitrogen! So, pang pitong nitrogen, that is the atomic number, times 2, that is the approximation of the atomic mass, no? So we have 14 grams per mole. Eh, isa lang yan. So 14 times 1 plus ano pa? We have 3, tatlong hydrogen. Alam natin si hydrogen is 1 gram per mole lang. So 1 times 3 grams per mole. So, cancel na yung mole dyan. So, gram, pipindutin natin times 10 to the negative 3 para hindi tayo malito. No. Then, we have change in temperature. We have T2 minus T1 from 38 naging 100. 100 minus 38. So, hindi na natin kailangan i-convert sa Kelvin, ha? Kasi mag plus 273 ka dito tapos plus 273 ka dyan, magma-minus naman sila. So, doesn't matter anymore. Doesn't matter anymore. Di ba? Ayan. So, kung ito'y change in, degree Celsius, delta TC is equal to delta K. Cancel din yan. So, pag inayos natin siya, game. Pindutin natin sa calculator. We have 22 times 8.314 all over, ayan. So, we have 14 plus 3, 17 times 10 to the negative 3 times 100 minus 38. Ayan! So we have 6607.6.24, or adjust natin, we have 667.08. 667.08 kilojoule. So, mayroon ba tayo dyan? Yes, sir. Letter A.
So ganun lang po. Ano? Dito naman ang naging twist natin is yung ano, ammonia. Ano, dapat alam natin yung kanyang chemical formula. So common naman si ammonia, no? Yan. Tanda na lang natin NH3. And then ano pa po? Yun, yung instead of P delta V, we use MR delta T. Okay, next we have 25. Calculate the change in enthalpy as 1 kilogram of nitrogen is heated from 1000 Kelvin to 1500 Kelvin, assuming the nitrogen is ideal gas at a constant pressure. The temperature dependent specific heat of nitrogen is where Cp equals 39.06 minus 512.79 T to the negative 1.5 plus 1072.7 T to the negative 2 minus 820.4 T to the negative 3, where Cp is in joule per mole Kelvin and temperature is in Kelvin. Alright! So this time, medyo kakaiba siya. Kasi po, yung Cp natin is hindi lang siya basta-basta constant. Meron po siyang ano, equation. Yan. So pag nakakita tayo ng ganyan, ano, naka-equation na po yung ating Cp. That is the time na we will use the integral form. Ano, so, recall tayo. Kung hinahanap dito si change in enthalpy, di ba? Tapos, ayan, constant pressure. That's why it is isobaric. So, ang formula natin ng ating delta H ay mCp delta T. Yan. Pero ang ating integral form niyan is, syempre yung mass is constant. Labas na natin. Integral ng Cp dt. No, from T1 to T2. Just like that. No? T1 to T2. Yan. So, yan po yung gagamitin natin. Ano? And with that, sige, ipasok natin. Ano yung mass natin? 100, 1 kilogram of nitrogen. Integral. Cp. Ito, kopyahin lang natin. Ano? Medyo madami. 39.06 minus 512.79. Hindi siya masyadong common na problem yung mga ganitong tipo. Pero binibigyan ko kayo ng insight kapag hindi na po constant yung ating Cp. Or yung iba na may integral form, pwede din po mangyari to. No? Yan. Okay. So, we have yan. Dt from T1. Ano yung T1 natin? 1000 Kelvin to 1500. Ayan. So, gagawin lang natin, pipindutin lang natin sa calculator. So, medyo mahaba siya. Okay. Pero, ano ba? So, ang unit daw ng ating Cp is joule per mole Kelvin. No. Tapos, yung ating DTI, syempre, Kelvin. So, pag inayos natin yan, makakancel yung Kelvin kasi may DT times yung ating Cp. Cancel si Kelvin. Tapos, joule per mole na lang natitira. Kaso, may kilogram ka dito sa taas. So, magiging ano, kilogram or joule kilogram per mole. Yun yung final unit. So, pindutin muna natin para mas makita natin. Yan. Okay, so we have 1 times integral ng higyan ko na ng ano, 1,000. Tapos 1,500. Balik. Yan. So we have 39.06 minus 512.79 x to the negative 1.5 plus 1072.7 x to the negative 2 minus 820, mahaba yung ano niya, 0.4 x to the negative 3
And with that, equals. So, ang lalabas sa sagot sa atin ay, ayan nga ba? So, 19524. Check muna natin. Ayan. So, I think, tama naman siya. Copyin natin. We have 19524.41. Ayan. Kaya nga lang, wala tayong makikita na kaparehas dun sa choices. Sabi ko nga, ano, iba po kasi yung unit na magiging kakalabasan nito. Ang unit niya ay joule kilogram. Kasi naka-multiply sa kilogram. Tapos per mole. Ayan. O, nawala na yung Kelvin kasi nag-cancel na siya dito. Ayan. And with that, hindi pa tayo tapos, no? So, itong sagot na to, ang gagawin natin ay, dapat joules lang. No, kilojoule lang yung lumabas. So, matatagtag dapat yung kilogram per mole. Tanong, ano kaya ang gagawin natin para mawala yung kilogram per mole? Ano ba yung may unit na ano, involve si mass at saka si number of moles? Ano? Tama, ano? Yun yung molecular mass, no? Or the atomic mass. So, tingnan natin, ano ba yung ginamit na ano, na gas dito? Sabi dito, ang ginamit ay nitrogen. Yan! O, alam naman natin si nitrogen, alam natin yung kanyang atomic mass, di ba? Sabi nga natin, atomic, pang-pito si nitrogen, tapos, ang kanyang atomic mass is 14 grams per mole. So, ang gagawin natin, para makancel yung kilogram per mole is tapos taka gram per mole yung ating atomic mass. So, i-divide natin. No. So, to finally find the answer, the change in enthalpy, yung sagot na to ay i-divide lang natin sa 14 grams per mole. And with that, makakancel si mole. Si grams, pindutin na lang natin na ano, times 10 to the negative 3. So, let's go. Let's do this. So, ang sagot natin is ounce all over 14 grams, negative 3. Equals, we have 1.39. O, meron ba dyan? Sir, wala. Walang 1.39. Bakit kaya sa palagay nyo? Nakalimutan natin na si nitrogen nga pala ay isang diatomic gas. So, yun guys, ano? So, huwag nga kalimutan na siya ay diatomic. At kung diatomic siya, imumultiply pa natin to sa 2. So, ayun silang natin ah. We have, bura. Okay, nabura ako. Yan. So, divided by natin sa 2 times 14 grams per mole. Pag inayos natin, binalik natin sa calculator. So, bak lang. Yan. Tapos, answer divided by 28 grams per mole. Equals! Yan! Meron na ba? Feel ko naman meron na to. 697.3. So, we have 697.3 kilojoule. O, pinakamalapit na sagot dyan is letter C, 697.5 kilojoules. Ayan. So, yan po, ano, yung ating change in enthalpy. So, nakadepende tayo sa unit. Na dapat mag tumama talaga sa unit yung sagot natin. Okay? Alright. So, that's it for our, ano, isobaric process. So, punta tayo sa sunod na process. Ay! Excited pala ako. Hindi pa pala tapos. 26. So, 26, a closed gaseous system undergoes a reversible process during which 25 BTU are rejected, the volume changing from 5 cubic feet to 2 cubic feet, and the pressure remains constant at 50 PSI absolute. Find the change of internal energy. Change of internal energy.
Ano ba meron dyan, sir? Ah, sir, pressure remains constant, isobaric. Hinahanap si internal energy. Ang formula ng internal energy natin is MCV delta T. Mas, given ba si mas? Hindi, sir. Error agad. Eng. CV, walang CV. Wala, sir. Delta T, wala, sir. Wala. Lahat, wala. So, alam mo yan. Hindi yan yung gagamitin nating equation. Ano pa ba yung equation ni internal energy? Paano ba yan, sir? Ano ba bang pwede natin gamitin? Ayun, sir. Meron 25 BTU na rejected, eh. Diba, it's all about energy. It's all about heat rejected. So, pwede pala natin, ano, gamitin siguro yung Q. Ano, heat is equal to delta U plus P delta V. Yeah, di ba meron tayong formula dyan ng heat? No? Okay? So, at ang tinatanong is the change in internal energy. So, pwede natin sabihin, 25 BTU, yun yung ating heat. So, that's right. Ano, dyan pala natin gagamitin yun. And sabi dyan, rejected. Napakalaga po ng word na rejected. Kasi pag heat rejected, oo, ano mangyayari kapag heat rejected? Negative po yun. Magiging negative. So, negative 25 BTU. Pag heat accepted, that is positive. No? So, dito yan, magkakamero ng effect. Yan. Magiging natin dito, ha? Kasi nga, reject. Diba pag na-reject ka, ang sama sa feeling. Negative yung feeling mo. Diba? Alright. So, hinahanap si delta U. Meron tayong pressure, 50 PSIA. At meron tayong change in volume. As simple as that. Yan. Ano, ang kailangan lang natin gawin is pagtugma-tugmain ang ating mga unit. Okay. Ayan. So, this time game, BTU. Si BTU naman, tsaka si, ano, si foot pound, meron naman siyang conversion factor. Ano? Ayun. Kaya, ano ba yung conversion factor natin? 1 BTU is equal to 778 foot pound. I think, nadaanan natin to sa mga previous, ano natin, lecture. So, balikan nyo na lang, guys. Ano? Ayan. Okay, game. We have heat rejected. We have negative 25 BTU equals delta U, yun po yung hinahanap, plus P delta V. Ang P delta V natin ay pressure. 50 PSIA. So, 50 pound per square inch. Which is dapat, ano, gawin natin siyang feet. Square foot. Square feet. Yan. So, we have 12 inches in 1 foot. Then, para magkamero ng square, square din natin siya. So, maka-cancel na siya, square inch. So, bali 50 times 144 yan. Then, we have, okay na tayo, ano, pound per square feet na. Then, we have delta V, change in volume. So, that's V2 minus V1. Ano yung V2? 2 cubic feet. Minus 5. So, compatible na siya. Naka-ano siya eh. Naka-fit. So, mangyayari, foot-pound na po yung ating unit. Kasi dito, cubic feet. Ito, square feet yung nasa ilalim. Cancel yung dalawa. Then, matitira yung isang, ano, unit na feet. And then, foot-pound po ang mangyayari dito. No, kung foot-pound, edi convert lang para maging BTU. Pwede nyo namang, ano ah, hindi magkakasama. Pwedeng isa-isa na conversion para hindi kayo malito. No? Pwedeng pag-iwahiwalayin. So, we have 778 foot-pound 1 BTU. And with that, ano, makukuha na natin si delta U. So, calcu. So, negative 25. Transpose ko na. Ayun, mali. Negative 25. Tapos, minus. Pwede ako mag-shift-solve. 50 times 144. Times negative 3.
times all over 770 equals, we have 2.76 BTU. Alright, so we have 2.76 BTU, and the correct answer is letter B. So, ganun lang po, ano? Easy lang! Alright! So, game, ano? Proceed na tayo sa second part, the isothermal process. So, dalawa lang po yung didiscuss natin, ano ngayon, process sa ating, part 8 na ba to? Ayan. So, game, we have PV and T relation ng ating isothermal process. Since we have constant temperature, we will use the Boyle's law. Yan. We have P1 V1 equals P2 V2. And then we have the PV and TS diagram. As the volume increases, the pressure decreases. Inversely proportional. And then we have the TS diagram. As the temperature is held constant, as the entropy is increasing, the temperature is held constant from point 1 to point 2. And then sabi ko nga, the area below the curve is the work. Kaya nga dito meron tayong non-flow work again, nanggaling sa integral of PdV. Kaya nga lang, yung P ngayon, meron na siyang equivalent na C over V. Yan. Saan ang galing to, sir? C over V. Ito, P1, V1. Diba? Ito yung nanggaling dyan. PV equals C. Constant. Kaya nga lang yung ating P kinuha. Kaya naging C over V. Para sa answer. Para pag pinasok mo dito sa equation, may makukuha kang gintong formula ni non-flow work. P1, V1, LN, V2 over V1. Yan. Oo. O, diba kung matatandaan nyo, kapag ang V ay nasa ilalim, magiging DV over V. Oo, magkakameron ng LN. So, ganun po ang nangyari. So, pag in-integrate mo siya, ito talaga yung kakalabasan. P1, V1, LN, V2 over V1. Okay? Kaya nga lang, sabi natin, yung PV is also equal to MRT according to the ideal gas law. Kaya dito, meron pa rin tayong pwedeng palitan yung P1, V1. Okay? Ano pa yung pwede natin palitan? Instead of V2 over V1, this can be replaced. Ayun, meron tayong P1, V1 equals P2, V2. So, pag inayos natin yan, P1, V1 equals P2, V2. In terms of V2 over V1, ano yan? P1 over P2, baliktad. Kasi sabi nga natin, inversely proportional lang volume sa pressure. According to the Boyle's law. So, pag inayos natin yan, it can be P1 over P2. Kung wala tayong ratio ng volume. Okay. Game. Next tayo. The steady flow work. Sabi natin, steady flow work is negative integral ng VdP. So, ganun lang din. We have V is equal to C over P. And this time, we have P1, V1, LN, V2 over V1. What can we say about this? Yes, sir. MRT, LN, V2 over V1, parehas lang siya ng ating non-flow work. Kaya tatandaan natin sa isothermal process, steady flow work at saka non-flow work ay parehas lang. No? Yun. Yun yung medyo notable sa isothermal. Ano pang notable sa kanila? Ang internal energy at enthalpy change ay equal to zero. Ha? Equal to zero? Bakit, sir? Ito, kasi po meron tayong diba, MCV delta T. Ang problema, diba, anong common sa kanila? MCP delta T. Ito, itong change in temperature ay parehas nag-zero yan. Kasi wala nga change in temperature sa ating isothermal eh. Automatic, mag-zero talaga yung ating change in internal energy tsaka change in enthalpy. Yan. Okay? And then we have the heat transferred. So, heat transfer is again, delta U plus non-flow work. And since alam natin, wala tayo, parehas lang po yung, zero yung ating change in internal energy, edi parehas din pala yung heat. So, tatlo yung magkakaparehas sa ating isothermal process. Oo, yung ating heat, yung ating non-flow work, at saka yung ating steady flow work.
ano pa, change in entropy, di ba? So this time iba na po yung ating change in entropy, pero po yan ay na-derive lang din itong formula lang to dito sa dq over t, no? Kasi ang q natin na ginamit is ayan, nanggaling sa ating non-flow work. Kung babalikan natin ng flow work, this is ano, P1 V1 ln V2 over V1, o kaya naman MRT ln V2 over V1. So, ang ginamit sa formula, ito MRT ln V2 over V1. So, kung makikita nyo, MRT ln V2 over V1, ay parehas lang sir, kaya nga lang, nawala yung temperature. Bakit nawala yung temperature dito? Ayan o, na-cancel dito sa ilalim. Yan. So, doon pala nakuha yung formula yan. Okay? So, pwede ding ano? Pwede din ba yun? P1 V1? Eh, kaso wala makakancel. Oh. So, yan. Ito is nanggaling doon sa second formula ng ating non-flow work. No, nakancel nga lang yung temperature. Ano pa pwedeng mabago dyan? Pwedeng mabago itong V2 over V1. Instead of V2 over V1, that is P1 over P2. According to the Boyle's law. Okay. Let's go! Try natin magsagot. 10-7. A piston cylinder device initially contains 0.4 cubic meter of air at 100 kilopascals and 80 degrees Celsius. The air now compressed to 0.1 cubic meter in such a way that the temperature inside the cylinder remains constant, determine the work done during the process. Ganyan lang po kasimple. Makikita nyo agad, temperature remains constant and matic, that is the isothermal process. And hinahanap natin dito is si work done. Sabi natin, oy, work done. Alam natin yan. Can be non-flow work, steady flow work, which is also equal to the heat. No? Pero work done is non-flow work. And formula natin, we have P1, V1, ln, V2 over V1. Pwedeng yan. Pwede namang MRT. Tama ba? Recall ulit natin. Ah, tama, tama. Pwede namang MRT ln. So, kung ayaw yung V2 over V1, pwede maging P1 over P2. Depende na lang sa given. So, dito kasi, ang given sa atin ay volume. Ano, meron tayong volume 1, volume 2. Meron tayong pressure. Ah. So, I think this, the first formula will, ano, will do. Meron tayong pressure 1, volume 1, tsaka ratio ng volume. O, wala tayong problemahin dyan. Ang direct substitution lang tayo ng first formula. Okay, game. We have pressure 1, which is 100 kilopascals. Mm-hmm. Volume 1, which is 0.4. Ln, ratio ng volume. V2 over V1. Ang V2 natin ay 0.1. So, we expect this will be negative kasi ln ng, ano eh, less than 1. Kaya pala puro negative yung ating, ano, nasa choices. O, pindutin natin. We have 100 kilopascals times 0.4 times ln 0.1 over 0.4. So we have negative 55.451 or negative 55.45 kilojoules. Okay, easy lang pala sir, ano? So letter A. Okay, proceed tayo sa 28. Air flows steadily through an engine at constant temperature of 400 Kelvin. Find the work per kilogram if the exit pressure is 1/3 of the inlet pressure and the inlet pressure is 207 kilopascals. So, non-flow work ulit yung ating hinahanap. Tapos, constant temperature. This is ano, isothermal. Again, ano, we can use either formula. Depende na lang po sa given natin. Pero dito, more on pressure yung ating ano eh, ating given. Ano, P1 and P2 naka-relationship. Relationship goals. Ano pa? Meron ba tayong P1, V1 dyan? Meron tayong P1. No. Pero volume? Wala. Ano? So, pupunta tayo dito sa MRT.
ln, tapos pressure yung given. So instead of V2 over V1, we will use P1 over P2. Yan. So wala na tayong problema sa ano? Dito sa P1, P2. Bakit, sir? Kasi sabi dyan, one-third of the inlet pressure, and the inlet pressure is 207 kilopascals. So ang P1 natin ay 207 kilopascals. Ang ating P2 ay one-third ng P1. Oo. Kahit hindi sinabi yung value ni P1, okay na rin. No, kasi makakancel natin yung P1 dito. P1 over one-third P1. Okay? Aha. Mass pare, sir. May binigay. Work per kilogram. So, 1 kilogram. May temperature tayo, 400 Kelvin. Ang kulang na lang ay R. Tanong, may binigay bang value ni R? Wala, sir, di ba? So kailangan alam nyo yung value ni R. No. So nadaanan natin 'yan sa ating previous lectures, no. So balikan na lang po natin. So ang R daw natin ay dapat kabisado natin, that is 0.28 kilojoule per kilogram Kelvin. We have 0.28 kilojoule per kilogram Kelvin. Okay. And with that, pwede na natin siyang ipasok sa formula. Mass, 1 kilogram. Then we have 0.28 kilojoule per kilogram Kelvin, or can be joule per gram mole Kelvin, or joule per mole Kelvin, pares lang yun. And then we have R, ito na yan. We have T, temperature is 400 Kelvin. We have ln P1, one third P1, cancel. So, ln3. Hindi pala siya magne-negative, no? Kasi, mag-i-inverse yan. So, ln3 pala to. Okay. So, pindutin natin sa calculator. Okay. We have 1 times 0.28 times 23 times 400 times ln3. Equals! Yan. 1, 2, 3. Meron ba ganun? Wala, sir. Wala. So, bakit kaya wala? Siguro dito, medyo hindi sakto yung, ano, yung ginamit para makuha yung problem. Pero, gagawin lang natin is ano, kung sino yung pinakamalapit. No? So, 123.04 kilo joule. So, the correct answer is letter A. Yan. So, ganun po ang ginawa sa ating problem. So, pag ganyan, choose the pinakamalapit na sagot. Okay. Alright. So, oops. Adiabatic na. So, no, pero, syempre, ano, we will cut this lecture. So, that is for now. No. I hope ay natutunan agad ulit tayo sa ating part 8 ng Thermodynamic Lecture Series. And again, I'm Engineer Denver Magtibay. And kita-kits ulit tayo sa next part, which is the last two thermodynamic processes, adiabatic and polytropic. So, God bless future engineers. Bang! Meow!